ito yung free item. Pag bumili ka ng $300, may libre kang ganito, baterya. Ayan, sayang din to. Bibili lang ito ng konti lang. Dinililip ko yung anak ko dito. Ayoko siyang magkaroon ng sakit sa bato. Masama na ito kasi ayan. Kailang paborito niya pero ililimit ko siya. Isa lang. Siyempre, uunahin ko yung sale. Yung importante sa akin yung mga pinapadala ko sa nanay ko sa Pilipinas. Kung ano yung mura. Tingnan nyo yung mga bilihin dito, may limit o. Limit 8. Yung mga naka-sale. Yung murang-mura naka-limit. Yan, 4 lang to. Mga chocolate. Kaya lang, hindi na ako bumibili ng mga chocolate. Oh, huwag na, sweet. Kahit sa mga anak ko, ayoko sila. Kasi, sabi na eh, ang sugar daw eh, poison. Laso niyan. Yun ang nakaka-diabetes. Yan ang nagbibigay ng sakit. Kaya hanggat pwede, iniiwas namin yung mga lahat ng uri ng matamis. Pamisa-misa kumakain, pero limit. Di po ako nagbibiro. Mula nung hindi na ako kumakain ng processed sugar, iniwasan po as much as I can. Normal po ang blood sugar ko. Hindi ako nag-boundary. Pati blood pressure ko nag-improve. Teka. Ay, unahin ko na yung ano, baka maubusan ako, yung toothpaste. Mabuti na lang walang mga tao gaano. So makakapag-video ako. Kasi yung ibang tao dito sa Canada, ayaw nila nang binibideo. Privacy nga naman. So ingat na ingat ako. Ayan, walang gaano tao, bihira. Ayun, nakaabot ako ng toothpaste. Yan, nagsalamin pa ako para lang makita ko kung tama yung binibili ko. Magkano to? 88 cents lang siya. Kaya lang may limit. 6 lang. Ayan. 88 cents. Dati itong 150. Binalikan ko yan. Galing na ako kahapon. Kasi may limit na 6, diba? So, Pilipino ako. Mahilig kami sa mga wais. Kaya, ang gagawin ko nito, magbabayad ako ng 2 separate bill. 2 separate na bayad para makakuha ko ng 6. Kasi kung isang bayaran lang, 6 lang ang limit. Pag lumampas ka na sa limit, magiging 150 na yung isa dito. Eh ngayon, 88 cents lang siya pag hindi ka lumampas sa 6. Kaya ngayon, i-separate ko yung bayad ko mamaya. 2 beses akong pipila or magbabayad para makadalawang beses ako. Ipapadala ko sa Pilipinas. Kasi imbis na makabili ako ng 10 toothpaste, pag nakuha ko siya ng sale tapos may 20% off pa ako ngayon, ibig sabihin, madadagdag ng 3 toothpaste yung mabibili ko. So, imbis na 10, magiging 13. So, imbis na 10 tao mabibigyan ko yung 13 tao. Yan. Yan. Ah, hindi ako makapagsalita ng malakas dito kasi minsan pinagtitingin ng kanang mga tao. Tapos, pag naman... ano, ayaw din yung iba na nakukuhanan sila. Kaya pasimple lang. Yan, 6. So, kuha ko ng 6. Yan, 6 yan. Baka mamaya mali yung binibili ko eh, oh. Kasi minsan nakala mo sila, oh, 100 ml. So, mas malaki to kaysa dito. 60 ml lang yun eh. So, bibiling ko na itong 100 ml para mas maano. So, bibili ako ng 1 dosena pero paghahating ko siya sa 6. Kaya nga dito, dati walang limit yung mga sale. Dati talagang hanggang gusto mo. Kaya lang yung mga Pilipino, kaming mga Pilipino pala, pag nakakita kami ng sale, talagang unahan. Talagang mauubos yan. Yung isang wala pang isang araw, wala nang stock yan. Inuubos ng mga Pinoy. Ayun, no? Munti ko nang maubos. 12.
ihiwalay ko yan. Ayan, mamaya ihiwalay yung bayad. Ayan, kagaya ko yan. Inano ko talaga, oh. Inuubos ko talaga yung limit, oh. Kung hindi sila maglilimit, talagang uubusin ko yan. Kaya nga yung mga dito, eh, natuto na silang maglimit. Yung mga Pilipino mahilig bumili ng pakyawan pag mura. Mahilig kami sa bargain. Ito, babalikan ko uli. Ito yung paborito ng asawa ko at mga anak na body wash. Dati itong $12, ngayon $8 na lang. Tapos may 20% off pa ako. Eh di, ang laki ng natipid ko, mga 40%. Limit 4. Limit sa 4. Ayan, kukuha uli ako nito. 4. Ayan. Limit 4 eh. O yan na may limit din to. Tatlo na lang. So tatlo na lang makukuha ko. Yung Crest, naka-sale din pala. Oh, ito oh. 88 cents lang. Hindi ko to nakita kahapon. So dati itong $1.50. Ayan. So dati siyang $1.50. Limit 6. Limit 6. So, hiwalay ko naman yung bili ko. Ayan, daming toothpaste. So, ganito ako mamili. Ito, explain ko sa inyo. Ito ay 100. Ayan, 100 ml siya. Ayan. Diba? 88 cents na lang siya. Dati siyang 150. Ayan, ito. Naka-sale din. Ayan. Kaya limit yan. Kahit anong bilihin mo dyan, limit ka lang ng 6. Lahat-lahat na yun. So, ito ay... Paano ba to? Ah, hindi. Ano bang ml to? Oh, 50 ml lang. 88 cents. So, ito, at saka yan, 50 ml din, oh. So, mas malaki to. 100 ml, doble yung laman. So, ito na yung kukunin ko. Kung ipamimigay ko to sa Philippines, kukunin ko yung mas marami para mas marami silang matagal nilang gamitin. Sipin mo, itong laman nito doble doon, pareho lang ang presyo kahit naka-sale. So kukunin ko itong mas marami. Ito o, 100 ml. Yan, limit 4. Shea butter. Ilan na kaya itong shea butter na to? Meron pang glowing. Pag-iisent. Mas gusto ko to eh. Okay. And dito na lang. Pink. Ito, $6.79. Ilalagay ko lang naman dun sa larong mapait ko. Ito na lang. Tsaka pag nagsishower. Pwede na to, $5.49, mas mura. So, hindi ako, ano, hindi ako brand conscious minsan. Madalas, kung saan ako nakakamura, dun ako bumibili. Pare-pareho, nice lang naman yan. Vanilla. Mukhang masarap to ah. Ayun. Mukhang masarap siya. Birthday ng dalawang kapatid ko. Uy, ang mura naman nito. Black Forest, $5.47.
Ayoko ng cake. Vanilla bark daw. Mukhang masarap siya. Kaya lang $20. Bali, regalo ko na lang kay brother. Magkano to? Ito, $5.44. Red velvet. Ayan. $5 lang siya. Tapos Black Forest, $5. Cute, $5 lang oh. For simple birthday. Vanilla. Mukhang masarap siya. Mahal siya. $20. Kaya yung parang ang sarap. Ah, raspberry lemon. Parang mas masarap yun. Subukan ko nga itong raspberry lemon. $8.49. Chocolate caramel cheesecake, chocolate. Ito, wild blueberry top cheesecake. Maliit lang kasi bad news, hindi namin nauubos. Chocolate caramel vegan cluster. Ang mas masarap ito. Na lang siguro. Ay, ayun. $8.49. Para may kakainin kami sa Pasko. Ay, merong tiramisu. Ang plano to? $7.99. Ito siya. Tiramisu. Bibili ako ng isa. Yan. $8 lang. Mukhang masarap siya. Ang kuha na rin ako ng cheesecake. Ayan. Isa. At may nakain siya. Blueberry. Parang masarap ito. Ito, chocolate caramel vegan. Okay. Ito na lang ang bibilihin ko kay brother. Siya. Okay. Tiramisu espresso. Dadalhin ko sa potluck namin. Birthday ng mga kapatid ko. Regalo ko sa kanila. Ayan. Muntik ko na makalimutan yung kape.
papadala ko sa Philippines to pag nagpa-wax ako. Murang-mura siya today. Ito siya. Oops, break. Ito. Okay. Limit 4 lang siya. $7.99. Dati siyang $10. $7.99. So, nakamura ako ng $2 plus 20% off pa. So, malaking tipid. May papadala ko na ito sa Philippines. Mas marami akong mabibigyan. Ayan. 4. Mas marami akong mabibigyan. So, minsan, pinagtatalunan pa namin mag-asawa yung mura. Mahilig ako sa mura. Ito, naka-sale siya. Ayan o. $10.99 na lang siya. Sale siya. Eh, kung bibili ako nung kagaya ng tahig. Ay, manlo. Ay, Purex. Wala na. O, kita mo kung bus na. O, kita mo to. $21.97. $16. O. Pag binili ko ng regular price, mas mahal. So, naghahanap ako ng naka-sale. So, ito yung mura. Ayan. $10.99 lang siya. Nakatawid ako ng $5. $4.97. Mura siya, oh. Oh, limit 1. Ano to? Ah, cling wrap. Mura siya, oh. 90 meters. Oh, limit 2. Ayun. Kung ano yung nakasale siya, oh. Ayun, oh. $2.97. Kunin yung mura at nakasale yung binibili ko. Bakit yun, ano lang, bakit ito $1 lang? Ay, 30 meters lang siya, mas maiksi. Ito, 90 meters. So, ito na. Limit 2. Kukuha na rin ako itong 30 meters, limit 2. Ayan, $1 lang siya, limit 2. Talagang nakakabili ako ng mga branded pag naka-sale siya. Ayoko siyang bilhin pag yung produkto ay mamahalin tapos hindi siya naka-sale. Bibili lang ako yung walang pangalan. Basta't mura. Ngayon pag naka-sale yung branded, bibilihin ko. Ganito $4.97 lang. Ay, 25. Itong 100 meters ang gusto ko. Ayan. Ah, mamaya, hindi aluminum foil yung nabibili ko, ha? Ayan, aluminum foil nga. Ito, 100 siya. Mas mahaba. Doble. Ito, mga isang, oh, $1 lang ang mahal. 50, kalahati lang yung dami to. To doble. Nagdadagdag lang ako ng $1. O, diba? Same na. Mas marami pa akong mabibili. Ayun yung cling wrap, $1. Tignan mo, pati lalagyan ng basura. Mahal. $7.99. Ah, ito yung nabibili ko. 40 bags. 75 liters. Magkano to? Kerang 34 liters lang to. Oh, maliit siya masyado. Ito na lang.
$18. So, tatlong sushi yung binili ko. Yan na yung handa namin. Hindi ako magluluto. Ako, na-disforma na. Hirap na ipwesto. Napasubo na naman akong bumili. Bumili na ako ng naka-prepare na prutas, fruit tray. $16 lang siya. Ayan. Hanggat mare, gusto ko healthy. Tapos sushi. Ayan, yan ang handa ko ngayong Pasko. Dapat puro healthy. Sushi at saka fruit tray. Ayan, avocado. Yan ang gusto namin kainin para healthy. Health is wealth, ika nga. Kaya mag-iingat sa kinakain, mga kababayan. Ang pagkain ang magbibigay sa iyo ng sakit pag hindi ka marunong pumili ng kakainin.